Hello mga kasawi, ayan, magandang umaga sa inyo lahat. Napakaganda ng content ngayong umaga na ito. Alam niyo kung bakit mahalagang malaman ninyo ito mga kasawi, na bakit nga ba nangangaliwa ang lalaki or boyfriend ninyo or asawa ninyo. So ayan, ito mga kasawi, bibigyan ko ng tatlong sign sa inyo kung bakit nga ba ng bababae ang mga asawa ninyo or boyfriend ninyo. Una, syempre, kapag binaliwala nyo ang inyong asawa, automatic yan mga kasawi. Yan yung unang sign natin. Kasi kung dati, yung una pa lang sa inyong relasyon o una pa lang kayo mag-asawa, mag-boyfriend man kayo, andun pa yung sweet or pag-care mo sa asawa ninyo. For example, kung dati tinatanong mo yung asawa mo, kumain ka na ba? Kamusta ka na? Yung mga ganyang linyahan mga kasawi, dati na ibibigay ninyo yan sa asawa ninyo. Pero once na hindi nyo na ito nabibigay sa kanya or na binabaliwala nyo na siya, automatic yan mga kasawi. Isa yan sa mga sign na dapat nyo huwag baliwalain yung mga asawa ninyo. Kasi kapag once na napunta yung asawa ninyo sa iba't ibang lugar o sa trabaho man yan at magkaroon man yan ng makikilala na nagkakaroon ng interest sa kanya yung babae na yung hindi nakikita sa inyo ng asawa nyo or boyfriend nyo ay nakita sa iba, automatic yan mga kasawi, madidevelop yung asawa ninyo sa ibang babae. So tatandaan nyo yan mga kasawi ha. Kaya huwag baliwalain ang inyong mga asawa. Number 2, ito yung sign na number 2. Kawalan ng komunikasyon. Ayan mga kasawi, huwag na huwag kayong mawawala ng komunikasyon sa inyong mga asawa. Kung dati, lagi oras-oras, minuto, kinakamusta nyo yung boyfriend ninyo or asawa ninyo, kung saan man siya naroroon, ingat ka palagi, huwag ka magpapalipas ng gutom. Ayan, kung lahat minuto, minumonitor nyo mga kasawi, pero sa isang ilap, nawala nyo yun dahil kawalan nga ng oras ninyo dahil busy kayo sa inyong mga trabaho or pag-iintindi sa mga anak ninyo mga kasawi. Ayan. Isa yan, dalawa yan sa mga sign na dapat huwag na huwag nyo hayaang malos ang inyong komunikasyon sa inyong mga asawa. Kasi kapag once ng asawa ninyo ay makahanap ito ng iba na binibigyan siya ng oras at pinapalaghan siya at kinakamusta siya minuto or oras-oras na binibigyan siya ng babae, suma-appreciate niya doon at madedevelop siya doon mga kasawi, ayun na nga, magkakaroon na sila ng mutual understanding at madedevelop na inyong asawa sa ibang babae. So tatandaan niyo yun mga kasawi ha, huwag na huwag. So ang tatlo mga kasawi na aking sign na bibigyan sa inyo ay, alam niyo na to, sex life. So ayan mga kasawi, kasi kapag once na bagong asawa kayo, yan, mag-boyfriend kayo, diba? Syempre, reality tayo, yung mag-boyfriend na sa tamang edad na at saka mag-asawa. Yung bago, sobrang intimity nyo talaga sa sex life, pero biglang nawala yung mga kasawi. At kapag gusto ng lalaki or asawa ninyo or boyfriend ninyo ang sex life at hindi nyo ito mabigay dahil pagod kayo sa trabaho at pag-aasikaso ng pamilya at mga anak ninyo, automatic yan mga kasawi. Andun magkakaroon na yung lalaki ng pag-iisip na bakit hindi mo maibigay yung gusto niya. Diba? Dahil asawa mo naman siya. Kapag once na may babae sa kanyang magbibigay niyan at lahat ng atensyon na binibigay sa kanya ng babae kung ano man yung gusto niya, automatic yan mga kasawi. Mas mabilis mahulog ang lalaki doon sa babae na binibigay ang lahat ng oras sa kanya at binibigay yung lahat ng gusto niya mga kasawi. Tandaan niyo yan. Yan yung mga tatlong sign na bakit nga ba nangangaliwa ang mga lalaki. So ayan mga kasawi, dapat nagbigay ito ng aral sa inyo mga kasawi para upang maiwasan ninyo na ang mga asawa ninyo or boyfriend ninyo ay mangangaliwa. Kasi nga kapag kontento yung lalaki sa asawa niya o lahat ng obligasyon natin bilang asawa ay naibibigay natin sa asawa natin or boyfriend ninyo, ay automatic yan eh, magiging kontento na ang mga lalaki. Ayan mga kasawi. Syempre, except lang talaga sa mga literal na mga, syempre, alam nyo na, babaero na literal. Kasi nga, syempre, may mga lalaki din kasi na sobrang babaero. Kahit na pinigay mo yung best mo para sa kanila, sa lahat ng tatlong sign na yan, pinigay mo sa lalaki. Pero kung may ugaling babaero talaga yan, wala na tayong magagawa din mga kasawi. Diba? Pero kapag yung literal na yun, na tatlo na, hindi naman talaga babaero ng asawa mo, pero natukso lang dahil nga meron pang pagkukulang sa kanya, yung tatlong sign na yan, automatic,
sa iba niya hahanapin. At lalo kapag may babae pa na nagpaparandan sa kanya o naghahabol sa kanya, madali siyang mapull doon o matukso. Kasi nga, yung mga pangangailangan niya ay hindi mo maibigay. So yan yung wag na wag niyo hayaan na iba yung magbigay sa asawa ninyo para maiwasan yung pangangaliwa ng lalaki or boyfriend or asawa ninyo. So ayan mga kasawi, sana may natutunan kayo sa aking vlog na ito ngayong umaga. At sa mga hindi pa po nakapag-follow, please i-follow niyo po ako sa aking FB page. Ayan mga kasawi. Bye! Marami pong salamat!